Ayan na, ganyan kasi pag si Mayor Bicusotto, nakita natin na yun ang mga eskinitang aya kanyang pinapasok sa iba't ibang lugar dito sa lungsod ng Pasig para makita yung mga dapat ayusin at makita ng personal ng mga kalagayan ng mga tao. Good morning mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Barangay Ugong, particular dito sa Purok sa East, kung saan pumunta si Mayor Bicusotto dito para bisitahin itong lugar na ito at alamin na mga dapat ayusin mga problema ng mga tao. Sa ngayon, nakausap na nga ni Mayor Bicusotto itong ilan sa mga taga rito. Nakita ko rin ang barangay captain ng Barangay Ugong na nandito rin na. So mga kaibigan, itong lugar na ito ay bandang Tabing Ilog. Dito sa bandang kaliwa natin, Tabing Ilog na to. At ito ay malapit doon sa tulay ng Barangay Rosario. Yan. Isang eskinita nga yun na pinasok ni Mayor Bicusotto dito na ngayon nga ay sinusundan natin. Kinakamusta yun mga taga rito. So medyo mahaba itong eskinita ng Tabing Ilog dito sa Barangay Ugong, particular dito sa Purok sa Is. Yan, nandito. Good morning po sa inyo. So kanina nakita ko na ang buong team ng engineering department nagsasagawa nga ng kaayusan doon sa bandang Bukana. Nakita natin doon na inaayos na nga yun ang mga drainage zone na nililinis. So sunod lang tayo kay Mayor Bicusotto at medyo masikip nga dito sa eskinita ng Purok sa Is, Barangay Ugong. Ngayon. Ito umaga, makikiraan lang po. Kamusta tayo? Kamusta tayo? Kamusta tayo? Ayan na, medyo mahaba itong eskinita. One way. Sunod lang tayo sa kanya. Ayan, talagang halos pumasok na tayo dito sa mga eskinita dito na may mga bubong na itong dinadaanan natin na masikip. Wala po. Yan, may harang na po yan. Mataas naman sila eh, no? Pababa yung tubig. Yan na mga kaibigan at ito nga yun na sinilip ni Mayor Bicusotto kung mapapansin nyo. Ay maluwag pa ito, no? At baka anting lote. Siguro ya sinilip nga ni Mayor Bicusotto para makita niya ang itsura at baka sakaling maggawa ng isang magandang project dito sa lugar na ito. Ayan. Ito yung bandang Tabing Ilog. Sa kabila niyan is Barangay Rosario na. So sunod lang tayo ulit kay Mayor Bicusotto, no? Para malaman nga natin yun na iba pang mga pupuntahan ni Mayor Bicusotto. Yan. Ito yun mga dinadaanan natin ngayon. Kung mapapansin nyo, ayan, napakasikip nga. At dito meron na rin silang mga kitchen, may labahan, yung ano-ano pa na parang ginawa ng mga kusina nga, ano mga naninirahan dito itong bandang kanan natin. Ayan. So at ang kanilang mga kabahayan ay nandito sa bandang kaliwa. Dapat po ba, sir, gawa ka ng ganyan sa mas maganda talaga kung may samahan. May samahan pa kayo ginawa? Ano, samahan po ba? Sino ba? Parang hindi natin yata, hindi usap
Sino po kayong Ay, yan, sa ngayon ay kausap nga ni Mayor Bicosotto yung mga naninirahan dito, no? At tinatanong ni Mayor Bicosotto yun ang kalagayan nila dito. Ay, pero yung pagkain doon, hindi naman, kumbaga, sa susunod na yun, importante meron. Ah, importante mag-o. Oo, yung mga self-disood, tsaka ano nyo isipin yun eh. Importante lang meron. At least pag, nari kami, kailangan kami kausapin. Hindi namin alam kasi kung ako sa kausapin. Mas maganda siyempre, nag-uusap tayo. Mga ilang household na po kayo dito? Kasi puro matatagal na yung nila rito. Ang inaong ano. Ang nakakaalam po sir, si anak po. Ang tagging na pala DOTR dito. Opo po sir. So, kaya nga, kaya mag-usap tayo. Kasi yan, hindi pa yan sigurado. Hindi pa rin naman nila sinasabit sa amin yan. International po yan. Pero, sa akin kasi, mas maganda habang kahit hindi pa sigurado, nag-usap na po tayo para hindi tayo nabibigyan sa kaling kunyari, ituloy nila. Kailangan tayong mag-arto. Kailangan mag-usap na tayo. Ngayon pa lang, na-ready tayo. Maganda-ganda naman yung gawin na natin. Salamat po. Ito ba kung mayroon nagtura ko sa kaso? Talaga? Na-games lang pala. Ano, mag-aaral. May games lang pala. Ano nyo ro'y yan? Nainis tuloy. Tatanong lang. Tatanong lang. Ayun po. Pag ano sana, siguro ano, isang araw, subukan ko po magpa-meeting sa usap tayo. Ako mismo pupunta. Salamat po. Sama natin si Kapitana. Para may mga idea rin kasi ka. Mga... At saka at least magka, ano. Ayun, si Vice Dodot, kilala niyo po? Opo. IPI, sir, yung kabila. Para ito na lang po kayo mag-a-apply sa parang... Ano yun eh, pero... Kasi, ano din? Itong kabila po? Meron tayong tinitingnan. Hindi ko pa siya kaya ipangako, pero yun yung inaano namin ni Lewis. Available. Kasi puro bakante pa naman. Opo, mas marami bakante. So, ang isang idea, kung mag-landswap kami ng tayo ng SM, NGO sa kaya sa mag-landswap, parang gigilid ng tayo. Magtayo tayo dun ng maayos na pabahay, mas maganda tayo. Current na baka mapaganda pa ang sitwasyon nila. Pero may narinig po kung sa DOTR nung nandito na if ever di po daw mahagip ito ng gagawin nito project, pwede sila dito magawa ng mga... Tama po yun.
Tama po yun. Kaya lang, ano pa taas? Parang panggol na yun. Oo. Para hindi na lumayo dito. Usually talaga, aminin ko sa inyo, usually namin talaga yung mga is 4-5 crores. Pero ano naman yan, sa una ng sasanay din naman tayo. Ang maganda doon, hindi lang bahay yun. Pwede may park sa rito. Di ba, pwede may playground din mga bata. Kasha, or diba? Dito, lang tayo magbuhay, ito na lang yun. Hindi naman sa ano, stage na kayo, pero ever gusto natin, para sa mga anak, ako na ninyo, lalaki na nila, mas maganda na. Stable na. Oo, saka stable. Mas stable, mas maganda. Usap tayo, wala pa namang final. Balik po ako dito. 70 kayo, families po. Kasi parang hindi po ako masyado kasi yung sa labas po yung hindi ko alam ang bilang nila. Pero dito po. Baka ano po, expect nyo rin po na may, para lang hindi kayo magulat. Yung mga linuluto urban settlement office po. Sa akin naman po yun. Baka bumabarang din po sila. Tapos bibilangin lang yung family nila. Although nagtago na DOTR kasi hindi ko naman hawak yung DOTR. Nakalagos mo kung tas mo dito sa sinasabi. Ayun, oo. Pag nag-report na sila sa amin, gano'n kanina, balik naman yung advice dito. Sige po. Maraming salamat po, ha? Hindi po, ingat po. Pero huwag kayong mag-alala. Ayusin muna natin lahat bago. Kalma lang po kami dito ngayon. Dahil nandiyan kayo. Salamat po. Nakikita nyo naman track record natin kahit sa ibang lugar. Hindi ginagano hanggat maayos yun. Ayan na mahabigan at nakausap nga ni Mayor Vico Soto at ni Vice Mayor Dodot Jaworski. Yun ang mga taga rito sa lugar ng Puroxa East sa Barangay Ugong, nasa bandang Tabing Ilog, no? Itong kikita natin ay mahabang kabahayan, yun mga nandito. At tila may project ang gobyerno dito sa lugar na ito at posibleng maalis nga sila dito, pero ang sinasabi ni Mayor Vico Soto, kailangan talaga ay meron din silang matirahan na maayos. Yan ang gusto nga mangyari ni Mayor Vico Soto. At mga ilang araw ay babalikan nga ito ni Mayor Vico Soto para makapagsagawa ng isang meeting para makausap yun mga naninirahan dito sa lugar ng Tabing Ilog. So ito yun isa sa magandang ginagawa nga ni Mayor Vico Soto. Siya mismo ang pumupunta. Thank you po. Thank you. Ingat po. Babalik po kami dito, ha. Na kinakalaga niyo. Ano nga siya? Ito ano, mayroon pang may mga tindahan din dito. No. Mayroon, bakit po? Doon ko lang konsehal kayo. Nagpunta kayo dito. Oo. Oo, doon ko lang takpo niyo po ng konsehal. Ayan na, ganyan kasi pag si Mayor Vico Soto, nakita natin na yun ang mga eskinitang ay kanyang pinapasok sa iba't ibang lugar dito sa lungsod ng Pasig para makita yung mga dapat ayusin at makita ng personal ng mga kalagayan ng mga tao. Sa akin naman dapat, may mangyayari o ano, dapat yung quality ng buhay gaganda. Diba? Dapat gaganda yung kalagayan natin. Mayor, ano po, may mga tagging na po kami ng DOTR. Opo, opo. Yan, hindi pa po yung final, yung project po nila. Kaso, kailangan patandaan na rin natin kung sakali. Saka, ang ano na po natin, ang ginagawa namin ng advice ngayon, maghahanap kami ng malapit lang. Saka, kung sakali sa totoo, mas gaganda po ang kalagayan nito. Salamat. Tapos para sa mga anak, sa mga apo nito, mas maganda. Kasi may yung dito ka pa ako tumanda, 75 na. Doon natin, ang policy naman natin sa LGU ngayon, yung kailangan talaga ng relocation. Dapat nakapasok kami dyan sa doon. Dapat nakapasok kami dyan. Para kayo pa nyo. Hindi ko muna ipangako, ha? Pero hanggat kaya ko,
Yan lang po masasabi ko. Hanggat kaya ko, dito lang sa malapit. Kasi baka ano po yun. Wag na po kami ilalayo. Opo. Sige. Babalik po ako. Opo. Salamat po. Salamat po. Thank you. Nakatuwa talaga at naririnig natin ang mga sinasabi ni Mayor Vico Soto. Talagang gusto niya rin na kung sakaling i-relocate itong mga nakatira dito sa tabing ilog, kaya dito rin mismo sa lungsod ng Pasig matira. Salamat po ha. Babalik po ako ha. Okay po. Yung nga po pinag-uusapan na wala pa siya. Pero dapat talaga po. Pero ano, babalik ako dito para ipaliwanag. Pero sa ngayon naman, yan nga ano mga kaibigan at yung pagpunta ni Mayor Vico Soto dito, nakita niyo talaga ang mga dapat ayusin. At pangako niya sa mga taga rito ay babalikan niya itong lugar na ito para makapag-usap-usap sila magsagawa ng isang meeting para sa kaayos ng mga naninirahan dito sa Barangay Ugong, Porok 6. Kung saan, ito, no? Ito yung natulay ng rosaryo, no? Mga kaibigan, yan yun. So, andito tayo sa gilid ng tulay ng rosaryo na nag-uugma o nagtutugma sa Barangay Ugong. Yan. So, ayan ngayon si Mayor Vico Soto at tignan natin kung saan pa pupunta. Ayun na, no, kaibigan, at pinasok pa ni Mayor Vico Soto itong isang livelihood dito sa lugar, no? Natasubukan natin kung makapasok tayo dito para mapakinggan natin ang kanilang pag-uusap. Ready kami. Wala papasok. Ayun na, no, mga kaibigan, at mag-meeting yata. Mag-meeting ng si Mayor Vico Soto at ang mga agawad o opisyales ng Barangay Ugong dito sa loob ng livelihood. No, at, sigurado, ang pag-uusapan dyan ay yun sa ikagaganda nga ng lugar itong bandang tabing ilog. So ito yun na pinasok nga natin kanina nakasama si Mayor Vico Soto. Yan na iskinita na yan na medyo mahaba-haba siguro. May magandang project dyan ng gobyerno. Okay mga kaibigan, at hanggang dito na lang mga itong live video natin. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin ngayon umagang ito.